Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Jonel Alagon, Jason Mendoza, Eman De La Cruz, Helera Alan, Freddy Alejo, at Liam Calix Aguinaldo. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. San Miguel Birmen, hindi pa tapos. Bibitawan na din si Alex Cabagnot at James Laput ang target na makakuhang big man ng Magnolia Hatchats. Sino naman kaya ang ino-offer nila? At madaming Ginebra fans ang malulungkot. Isa pang Ginebra player ang bibitawan. Matindi ang magiging kapalit. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. San Miguel Birmen, hindi pa tapos. Bibitawan na din si Alex Cabagnot. Kung matatandaan nyo mga chong, nitong mga nakalipas na araw ay binitawan na nga ng San Miguel Birmen ang isa sa kanilang death five na si Arwin Santos kapalit ni Vic Manuel. At mukhang hindi pa nga tapos ang SMB sa pagre-rebuild ng kanilang lineup. Dahil ayon nga sa source ng spin.ph ay mayroon pang ang trade ang SMB at ang involved ay itong kanilang veteran guard na si Alex Cabagnot papuntang Terra Firma kapalit ng Philam guard na si Simon Enciso at former number 1 overall pick na si Roosevelt Adams. Ang trade package nga na yan mga chong ay ilang linggo nang nasa opisina ni Gume Marshall. Ayon yan sa source ng spin.ph. At kung makakakuha nga ng approval yan ay pangalawa na itong si Alex Cabagnot sa bibitawan ng SMB galing sa kanilang starting five. Para sa akin mga chong ay medyo lugi ang Terra Firma sa palitan na yan. Dahil alam naman natin na nagkakaedad na nga itong si Cabagnot at ang magiging kapalit niya ay dalawang bata na malaki ang potensyal na maging isa sa caliber player sa PBA. Pero tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung mabibigyan ba ng approval yan ni Kume Marshall. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. James Laput ang target na makuhang big man ng Magnolia Hatchats. Sino naman kaya ang ino-offer nila? Nitong mga nakalipas nga na araw ay sunod-sunod nga ang naglalabasang blockbuster trade sa PBA. At ang unang ang plano sana ng Magnolia Hatchats ay kunin itong 7-foot big man na si Greg Slaughter. Pero dahil sa sunod-sunod na controversial trade ng Northport Batang Pier ay nabago nga ang plano ng Magnolia Hatchats. Dahil ayon nga sa post ng isang PBA source na ito ay sinasabing James Laput to Magnolia. Eto yung mas malapit kaysa kay Trike ngayon. Mainit na kasi sa mata ng fans yung Northport. Para sa akin mga chong ay okay din na makakuha ng mga manok itong si James Laput. Dahil unang-una ay batang bata pa nga ito na po pwede nilang mapakinabangan ng mas mahabang panahon. Pangalawa ay madami pa nga itong may improve. Kaya paniguradong kapag kinuha ito ng Magnolia Hatchats ay makakakuha ito ng mas mahabang minuto. Dahil big man nga ang matagal nang kulang sa lineup ni Coach Chito Victolero. Sa ngayon ay trade proposal pa lang yan at po pwede pang magbago. Dahil ang pinaka-priority talagang makuha ng Magnolia Hatchats ay itong si Greg Slaughter. Kaya antayin na lang natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging development ng balita na yan. Bago tayo magpatuloy mga chong, ay gusto ko lang ipakilala sa inyo ang ating sponsor na isa sa pinaka-reliable betting platform na 1xBet. At bukas ay maghaharap itong si Jason Tatum ng Boston Celtics at Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Mamili ka na ng kuponan at tumaya gamit ang ating sponsor na 1xBet. Gamitin lang ang ating promo code na 1xBallers para makakuha ka ng instant 7,000 pesos bonus sa iyong first deposit. Para makapag-sign up ay i-click mo lang ang link sa ating description box at gamitin ang ating promo code para sa iyong instant 7,000 pesos. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Madaming Ginebra fans ang malulungkot. Isa pang Ginebra player ang bibitawan. Matindi ang magiging kapalit.
Nitong nakalipas nga ng mga araw ay isa nga itong Barangay Ginebra sa pinakabising koponan ngayong malalapit na ang Import-Laden Conference o Governor's Cup dahil sila nga ang defending champion at nakuha nga nila itong si Sidney Onwobere kapalit ni Art De La Cruz. At mukhang hindi pa nga tapos ang Ginebra management para sa kanilang pagre-rebuild ng lineup dahil may kulang pa rin sa lineup ni Coach Tim Cone. At ang kulang nga na yan ay ang bagong outside gunners. Ayon nga sa post ng isang PBA source na ito ay sinasabing Barangay Ginebra looking for a trade partner for Jeff Chan, Lugaw ipapalit sa Pares. Ayon nga sa pagkakaintindi natin dyan mga chong, ay hindi pa nga tapos ang Barangay Ginebra pagdating sa kanilang mga trade transactions dahil hinahanapan na nga nila ng trade partner itong si Jeff Chan. Para sa akin mga chong, ay hindi na ako nagulat na bibitawan na din ang Barangay Ginebra itong si Jeff Chan. Ganyan na ganyan nga ang nangyari kay Art De La Cruz dahil hindi nga nila magamit dahil sa pagiging injury prone nito. Kaya kahit napakalaki ng potensyal ni Art De La Cruz ay binitawan nila ito para sa bagong player na mas mapapakinabangan nila. At posibleng ganyan nga din ang mangyari kay Jeff Chan dahil alam naman nating lahat na ilang beses na ding binigyan ng chance itong si Jeff Chan ng Ginebra management at hindi pa nga rin nito naibigay ang ine-expect sa kanya ng Barangay Ginebra. Kaya ang sunod na plano talaga sa kanya ay i-trade na din para makakuha ng mas bata at mas mapapakinabangan ng kanilang koponan. Isa nga sa pinakamalaking naging problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na All-Filipino Conference ay ang kanilang kakulangan sa outside shooting at hindi nga nakatulong si Jeff Chan pagdating sa problema na yan. Para sa akin mga chong, ay isa sa naging dahilan kung bakit biglang nawala ang dating laro ni Jeff Chan ay unang-una ay dahil sa kanyang injury at kakulangan sa playing time. Alam naman nating lahat mga chong na napaka-loaded na ng guard lineup ni Coach Tim Cone kaya limited minutes lang talaga ang nakukuha ni Jeff Chan na naging dahilan kung bakit nawala ang kumpiyansa nitong tumira behind the arc. Ayon sa ating trusted source, ay isa itong si Jeff Chan sa ine-evaluate ng Ginebra management. Nauna nga lang daw i-trade si Art De La Cruz dahil sa nalalapit na pag-alis ni Japet Aguilar. Pero patuloy pa nga din ang negotiation sa trade kay Jeff Chan. Hindi nga nabanggit kung sino ang magiging kapalit ni Jeff Chan, pero naniniwala ako mga chong na gunner ang kukunin dyan ng Barangay Ginebra dahil yan nga ang dahilan kung bakit nila ititrade si Jeff Chan para makakuha ng mas mapapakinabangan nila sa 3-point line. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay okay na si Jeff Chan sa Barangay Ginebra. Playing time lang talaga ang kailangan nito para maibalik ang kanyang magandang outside shooting. Pero management decision nga ang mangyayari dyan. Kaya kung ano ang mas mapapabuti sa koponan ni Coach Tim, ayun panigurado ang gagawin ng management. Ano sa tingin nyo mga chong, tama nga lang ba na bitawan na si Jeff Chan para makakuha ng mas bata at mas mapapakinabangan nila ng matagal? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang. Hanggang sa muli mga chong.